This portion is brought to you by Van Freluch Enterprises Incorporated. Magandang umaga mga kalapatids. Kung nung last episode natin, ipinakita ko sa inyo at itinuro yung breeding program natin hanggang sa makapag-pairing tayo ng ating mga breeder hanggang sa umitlog. Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo yung mga bagong pisa na ating inakay na binilang natin from nag-lay siya ng egg hanggang bumilang tayo ng 18 days. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga bagong pisa natin na inakay. So dapat during breeding, nagre-record din tayo para alam natin kung kailan natin dapat ihiwalay yung mga inakay natin sa ating mga breeder. So, ang tamang pag-weaning ng inakay sa breeder is dapat at least exactly 1 month. So, ipapakita ko sa inyo yung mga bagong pisa natin. So, bumilang tayo noong 18 days. Ito na sila ngayon. So, from 18 days, napisa yung mga itlog na hinihintay natin. Ito na yung inakay na napisa. Bibilang tayo ng 1 month. At ihiwalay natin sila sa kanilang magulang para turuan na natin sila ng lumipad. So during breeding mga kalapatids, habang hinihintay natin na lumaki yung ating mga inakay, habang sinusubuan sila ng kanilang mga magulang, i-maintain natin yung pagbibigay ng Smart Pro sa ating mga breeder. Nang sa gayon, lumaking healthy yung mga youngsters natin. Para ma-maintain din natin yung pagkakaroon nila ng malakas na pangangatawan bago natin sila turuan. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung inakay natin na umiidad na ngayon ng 1 month. So sa recording ko, napisa tong inakay na to nung last month 13. So ngayon exactly 1 month siya today. So ngayon yung right time para ihiwalay ko na siya sa kanyang mga magulang at atin na siyang tuturuan ngayon sa flyer loop. So ito yung inihintay natin na inakay. Itong inakay na to, exactly 1 month. So in appearance, napaka-healthy nung inakay na to. So pwede ko na siyang ilagay ngayon sa flyer loop ko. So after natin na ihiwalay sa mga magulang yung mga inakay natin, ngayon nandito na sila sa aking flyer loop. So wala silang ibang gagawin dito kundi kabisaduhin nila yung environments nila rito sa loob ng kulungan. Kailangan doon tayo papasok sa pagbu-viewing. Nang sa gayon, makabisado nila yung location ng loop kung saan sila nakatira. Tara, papakita ko sa inyo kung paano ang pagbu-viewing ng aking mga ibon. Dito mga kalapatids, ipapakita ko sa inyo yung disenyo ng flying pen ng aking kulungan kung saan ako nagbu-viewing ng aking mga young birds. So ito yung flying pen ko, dito ko sila binababad simula tanghali hanggang hapon. Dito nila matututunan yung kung paano bumalik sa loop ko pagka nagpalipad ako. So dapat during viewing, yung flying pen yung nakadesign is dapat overlap sa inyong kulungan. Dapat marunong tumungtong sa kulungan yung mga inakay ninyo. Kasi pag unang lipad at hindi marunong tumungtong sa sariling kulungan, napakalaki ng chance para mawala sa pagtuturo. So dapat yung pinagbababara ng mga inakay ninyo is nakakatungtong sila sa ibabaw ng kulungan para pag pinalipad ninyo, kaya nilang makabalik at tumungtong sa kulungan. So sana mga kalapatids nakatulong yung mga ibinahagi kong tips sa inyo sa breeding program na ating tinalakay dito sa aking segment. Mula si Milya hanggang Karera, may laban ka. Ako nga palang muli si Jason Kaunan para sa Kalapatids ng Agri TV. Hayop ang galing!